si Dr. Bernadette Velasco, Operations Manager ng One Hospital Command Center. Magandang umaga po, Dr. Velasco. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga nakikinig po. Opo. Doctor, base kasama rin po natin si Zen Hernandez, no? Base po doon sa huling pronouncement ng DOH, pinaghahanda na po yung iba pang mga ospital sa ibang mga rehiyon dahil sa inaasahang mas pagdami pa po ng kaso ng Omicron variant, no? Sa labas po ng Metro Manila Region 3 at saka siguro po ay Calabarzon. Sa ngayon po ba, gaano kalaki o pagtaas yung nakikita nyo base sa mga tawag po sa One Hospital Command Center? So ngayon po sa mga tawag, base po sa mga calls na nare-receive po natin, no? Twice po ang taas natin kumpara po nung December and to think na January 20 pa lang po tayo. So we're averaging around 1,000 calls per day po or per 24 hours. Yun po yung nare-receive natin mga tawag. Okay. Tapos gaano kabilis naman po na i-refer sa mga iba't ibang ospital yung mga tawag po kumpara po dun sa mga tawag bago itong Omicron surge? So ngayon po, mas konti po ang nare-receive nating mga tawag na nagre-request po for hospitalization or kailangan pong i-admit sa mga hospital. So ngayon, ang pinaka nakikita namin average is around 7 to 10 hours po para mapa-admit po natin sila sa isang hospital. But sometimes, kung medyo stable po yung pasyente, ito po yung medyo pinaprioritize po kasi natin yung mga emergency cases. Kung medyo stable naman po yung mga kaso, pinipila po natin sila sa hospital, it will take around 15 to 24 hours po. Okay. Doctor, tsaka po ano, linawin lang po natin, no? Kasi dati ang conversation nakafocus sa Metro Manila tsaka dun sa mga karatig na rehiyon. Pero ang One Hospital Command Center po, tama po ba nationwide, no? Correct po. So meron po tayong mga in-establish din na mga regional One Hospital Command Center. So sila naman po ang nagre-receive ng mga calls. Ang role naman po ng National OHCC ay kung kailangan po natin ng mga inter-regional po na transfer or kung hindi na po na-overwhelm na din po ang regional OHCC or bilang may tumawag po sa ating hotline, tayo na po ang nag-facilitate po ng request. All right, Doc Bernadette, good morning. So, meron din po kayong opo, meron din po kayong tala sa ibang rehiyon with regard to cases. Kasi we'd like to know also kung anong mga rehiyon again yung kailangang tutukan. Alam ko nabanggit niyo kanina pero maganda lang na ulitin kung alin-alin itong mga areas or regions of concern. Sa ngayon po, ito yung mga alert na sa alert level 4. So ito po yung mga tinitingnan po natin. Same as kung ano po ang dinirefer po na aming binalabas po ng Department of Health, yun din po ang aming mga binabantayan po. Mm-hmm. Pero so far, sa labas ng Metro Manila, ano yung pinaka mataas ang kaso na rehiyon or probinsya? So based on kaso, no, wala ko yung data ngayon sa akin. But I can only share po yung based on yung sa health sa utilization po ng kanilang bed. So ang nakikita po natin, of course, NCR, nandiyan po, isa yan sa mga binabantayan natin. And also, we can see Region 3 and Region 4 po. Region 4A, I mean. And then, Region 2 and also Region 8. And of course, yung carpool natin. Okay. And sa inyong mga tawag, may nagre-report pa rin ng mga severe or critical. Nabanggit nyo kasi kanina yung tagal din, ano, bago sila ma-refer sa isang hospital. Parang natatagalan pa rin ako dun sa 7 hours, if ever, kasi na parang nagpapanik ka na, di ba, at medyo malala ang sitwasyon. Kaya pa ba yung paikliin kung talagang emergency case? Correct po, medyo matagal kung iisipin mo na emergency case. Pero yung ito po ay binabantayan po natin, no, habang dinerefer din natin sila sa mga facilities. But for those po na talagang emergency at kailangan po mabigyan ng pangunang lunas, like yung mga nawalan na po ng pagtibok ng puso or kailangan na po talagang
lagyan ng tubo para makatulong mahinga. Ito po ay nare-refer naman po natin kagad-kagad. Less than an hour po nare-refer po natin. Less than an hour, okay. Meron din tayong mga naitatala, of course, na mga death, no, sa ating daily monitoring. Kadalasan po, ano yung profile ng ating mga nakakaranas na mga ganyan, nagiging severe at critical? So, ang nakikita lang po natin ay may mga elderly at yung mga unvaccinated. But again po, no, hindi namin hawak yung national data po. So, hindi ko talaga masabi kung ano talaga yung profile nila. But what we are seeing based on our calls po, they are the unvaccinated or partially unvaccinated population. Okay. Dr. Bernadette, doon po ba sa One Hospital Command Center, di ba marami pong tumatawag sa inyo araw-araw, no? Binigay nyo po yung datos kanina. Pero nagkakaroon din po ng parang triage system po, ano, pag tumawag. Hindi naman lahat ng tumawag na humihingi ng hospital bed, talagang nire-refer nyo, no? So sinasala din po, no, kung talagang kailangan ng hospitalization. Tama po ba? Correct po. So kaya po natin na-establish ang One Hospital Command Center kasi gusto natin makatulong sa mga hospital na hindi po sila makongest ng mga asymptomatic and mild cases kasi gusto natin sa labas po sila ng hospital naka-isolate. Okay, kung ganun po, dahil marami tayong kaso nakikita lately because of the Omicron variant, nagdagdag din po ba ng tao yung One Hospital Command Center, yung mga tumatanggap po ng tawag? Yeah, since Delta po, no, nag-increase na tayo kasi nakita po natin ang demand because of the number of calls na nare-receive natin. So right now, we maintained po yung number na yun even if bumaba na po noong November, December, bumaba na yung number of calls natin, we maintained po the number. Now that we're already in yung January surge, ang ginawa po natin ay binago po natin ang schedule, duty schedule po ng mga staff natin and we did pull out some of the staff po na nagtatrabaho sa mga ibang division so that they can augment po in receiving calls. Okay. Example po, dito sa Metro Manila, dahil dito pa rin po yung concentration ng mga kaso, gaano karami po yung tao nyo sa One Hospital Command Center na tumatanggap po ng tawag araw-araw? Sa isang shift po, we're around 60 to 70 po per day ang tao po sa ating command center. Plus, meron po tayong third party po na command center na tumutulong din po mag-receive. So they are around 15 to 20 po na people. Okay. Tapos po, Doctor, di ba ang sabi ng DOH, sinabihan na po yung mga ospital sa labas ng Metro Manila na magdagdag ng hospital beds para sa COVID cases, no? So, sa public hospitals, 50% ang increase na hinihingi. Tapos sa private, 30%. Gaano po ba kadali sa isang ospital na makapagdagdag ng mga COVID beds? Kasi alam po natin na hindi lang po COVID ang inaasikaso ng iba't ibang ospital, no? Marami rin po mga non-COVID cases. So dahil dito, gaano po ba kabilis mag-expand kadalasan ng isang ospital sa labas po ng Metro Manila? Correct po. It will depend actually sa, syempre, sa manpower po and equipment and yung mga beds available po, no, ng each hospital. But the national government is just on standby to whatever pong tulong na hihingin po ng ating mga regional hospitals or provincial hospitals po. So medyo mahirap po kasi lalo na may mga healthcare workers na natatamaan and plus the fact po na gaya ng sabi nyo na kailangan pong i-cater din po nila yung mga non-COVID beds. So as early as now po, yung mga regions po na medyo nakikitaan na po ng pagtaas ng kaso, sila po yung sinasabihan na po na dapat nag-i-increase na kayo, naghahanda na tayo para in case na dumami na yung kaso, naka-ready na po yung hospital. So Doc, ang One Command Center hindi naman tinatamaan ng problema sa manpower pagka nahahawaan or nagiging close contact yung ating mga tauhan? Kasi kahit po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, nagkakaproblema. Yeah, we have the same problem po. No, lalo na nung second week ng January, we have around 60 plus po na staff na naka-isolate. Luckily, they are all
mild symptomatic, but right now we have around 13 na lang po na naka-isolate and they are just finishing their isolation. But we continued po to serve and they continued po to have their duty po even if they are on isolation. Okay. At sa isang may sakit po or syempre nalaman niyang nagka-COVID siya at tatawag po sa inyo, maaasahan po ba na may makakausap agad? O pwede po no, na-resolve na namin itong problem na to na it's been ongoing during the previous surge. So, so far po, wala po kaming masyadong naririnig na hindi po namin na tatawagan po or na-receive po yung mga calls nila. So what we do now is kung may na-miss kami na calls, we're able to get the number na po and call back na po dun sa mga tao. But sa mga COVID, just to add lang po, no, you don't need to directly po call the One Hospital Command Center because we have also existing mga LGUs or even the Barangay Health Emergency Response Team to cater whatever your need is. So sila po yung unang tutugon sa inyo and then we just elevate it to the national government kung hindi na po makakayanan. Let's say, for example, ang isolation po na hindi kaya mag-home isolation at kailangan po ng facility, that's the time that we will help po. But anytime, you can also directly call po ang ating hotline. And we will just direct and guide them how to proceed with their case. Okay, para rin palang sa ospital po, ano yung nangyayari sa inyo na na-overwhelm, dinadagsa kahit yung mga very mild cases or di ba hindi kailangan tumawag kaya napakarami nung tawag. Pero pagka mild ang cases at humihingi po ng payo, for example, for home management, may mga ganyan po ba? And what do you tell them po? Yes po, may mga ganyan din tayong mga nare-receive. So for those po mga walang symptoms or mild symptoms, tapos naging positive po yung kanilang result, what we advise po is to call or to communicate with their Barangay Health Emergency Response Team. After which po, since allowed na tayo mag-home isolation, ang ginagawa po ay i-assess po ang kanilang bahay kung possible po na mag-home isolate siya. If possible po, then i-monitor na po siya from there on. If hindi naman po capable yung bahay para mag-home isolate siya, what we do is yung BHRS is i-refer po siya sa local government if may available pa pong isolation facility. Kung may available pa po, then doon po siya i-accommodate. Kung wala po, ipinapasa na po siya sa amin through the Auckland Kalinga. And then, saka po natin siya hahanapan ng isang isolation facility, which is usually pag galing naman po sa mga LGU, napaprioritize din po natin. Okay. Doc Bernadette, isang na lang pong tanong mula galing sa akin po, no? So, ang understanding ko po ay yung One Hospital Command Center para sa general public, no? Pero dahil nabanggit nyo na tumataas din ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa mga healthcare workers, na-accommodate din po ba sila during surges yung mga siguro healthcare frontliners na nangangailangan ng ospital or kanya-kanyang ospital na yung bahala sa kanila? I can speak of NCR, which we are currently doing po, no? So ang ginagawa po natin ay ang Metro Manila CHC through RD Global po, Gloria Balboa. Nag-open po tayo ng mga isolation facilities for healthcare workers. So during the time po na madami nagkakasakit na healthcare workers or madaming COVID positive, we prioritize them to be isolated po. So far, sa ngayon po na may mga nagre-request ng mga hospitals na natamaan po ang kanilang mga staff, ina-accommodate po natin sila doon sa mga isolation facilities po na available. So not necessarily po doon po sa kanilang hospitals kasi added ano na naman po, bed space yun. So we expect them, pinadala po natin sila sa mga isolation facilities natin. Okay, Dr. Bernadette Velasco, siya po ang Operations Manager ng One Hospital Command Center. Maraming salamat po. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit sa inyo.